Hello, good morning mga ka-green tabs. So ito naman ang ating paraiso verde ngayon. Ito yung unang i-video ko na air layering. Ang sinasabi, naka-air layering na siya na mga roots niya na ano, na mga bago, ready for propagation na yan. Yan. Ganda niya oh. Maganda sa paraiso verde na to. Mahaba yung mga nodes niya kaya hindi ako mahihirapan na maglagay ng cuttings. Gagawin ko pala ngayon yung i-ready ko siya for propagation, yung may ano na, yung para hindi ako mahirapan na magpatubo, yung may tawag doon. May suhi na. So, ang kailangan ko ngayon yung blade. Papakita ko sa inyo paano ngayon yung pag-prepare sa kanya bago ang propagation, yung talagang ikakat, ihiwalay muna siya. Blade, tapos itong mga kahit anong matitigas na bagay na plastic na ganito, yung pang ano natin sa half niya. Ihiwain ko siya, hiwa-hiwalay ay yung mga half niya sa per node para mas mabilis kasi siyang magkaroon ng suhi pag nandyan pa siya sa puno niya na hindi mo pa prinopropa talaga ng ano, hindi mo pa siya hinihiwalay talaga. Kaya bigyan mo siya ng oras or time na time. Mga weeks din siguro. Kaya ka mabilis. 1 week may ano na yun, lalabas na na ano, suhi dyan sa mga node niya pag ginawa mo ito. Mas mabilis. Kaysa pag ano, kasi pag hiniwalay mo na siya by node, kaagad, aabutan ka ng buwan-buwan bago magkaroon ng suhi. Ito mapapabilis kasi may pumupunta pa ring ano, nutrients sa kanya. Ito. Ito yung node niya. Bali magkakaroon ako ng tatlo. 1 2 3. Tatlo. Gagawin ko siya ng tatlong ganon. Hiwa. 1 2 3. Ito. Kasi hindi na dapat dito sa top cut kasi hindi naman kailangan sa top cut, pero ayun, mag-a-adapt na rin siya para sa propagation. Para dan naman sa new leaf niya, hindi naman matagalan mag-unfurl pag hiniwalay mo na. Ito blade na ano na to, na sanitize na to. Malinis naman kaya hindi ko na sinanitize. Tapos yung mga plastic na hugasan ko na rin. Yung ginawa ko dun sa ano ko sa ano, sa Florida ko, yung ginawa ko nung una eh, papel lang yung nilagay ko na matigas. Okay naman. Nagkaroon siya ng mga shoot pa lang tawag doon sa mga lalabas sa node niya. Kalimutan ko. Ito, hiwain ko na siya half. Half lang ng stem niya, half lang ng stem niya pala ng ano, para may makaakyat pa rin ng nutrients sa taas. Dahan-dahan lang para hindi mo matuluyan na makat. Kasi pag natuluyan mo ng kinat yan, kailangan mo nang i-propa. Kasi pag pinabayaan mo ng putol, mamamatay naman. Half lang. Make sure na may ano. Yan. Papakita ko sa inyo. Yan, half. Half. Samba. Yan. Half. Esensya na Loki yung cellphone. Tapos ilalagay ko na yung tatanggalin, bago ko siya tanggalin, prepare na to, malinis na to. To, plastic bottle lang to ng ano, ng mineral water na ginupit-gupit ko. Ito, tatanggalin ko na, i-replace ko ngayon ito. Para hindi bumalik yung cut. Yun yung purpose nito. Medyo masikip. Dahan-dahan din kasi pumabali. Okay. One done. One node, tapos na yung one node. Takot akong ano, isagad yung half niya or konti lang yung itira kasi malay mo baka mamaya maputol. Tsaka mas maganda yung may ano pa rin, talagang sigurado ka na may aakyat na nutrients sa halaman, may makukuha pa rin kasi baka mamatay yan mamaya, manamlay yan. Pero hindi naman ganoon kasi ang dami ng roots na nakalagay sa ano,
dito. Ang dami ng roots na diretso sa lupa. Sa taas kaya hindi naman ako nag-aano diyan. Sa baba. Hindi ako tawag doon natatakot. Dito lang sa taas. Na air layer ko na siya 1 week na to, o lumalabas na doon sa ilalim ng cup yung hindi kasi makita eh. Wait lang. Lumalabas na sa ilalim ng cut yung roots. Wait. Wala, hindi pala pwede. Sa susunod na node naman ako ngayon. Bale, siguraduhin mong nakagitna ka kasi baka mamaya na. Or tignan mo muna yung lalabasan ng ano shoot mo, baka mamaya matamaan mo. Pero dito sa Paraiso Verde naman, usually lumalabas yung shoot niya dito. Ito may mga ano na siya, nakikita mo na dito. Ito yan, active, mag-activated shoot na actually yan. Pero kailangan mo lang, hindi yan, walang lalabas na ano yan, walang lalabas na shoot yan pag ganyan lang nasa nga. Kaya kailangan kong mag-propa, ipropa, sayang naman. Susunod. Okay, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ang lambot. Lambot na dito sa gitna. Okay. Yan. Lagay ko na yung plastic. Medyo masikip kaya diskarte. Kailangan ng mga madidiskarteng kamay. Wala pa yatang hiwa. Kulangan siya sa hiwa ko. Pero ang hiwa ko na to eh. Malalim na yun. Takot naman akong hiwain ng ano, diretso kasi pag nakat yan, lagot talaga. Okay na yan. Simula ng pagpupropa. Itong huli, last node. Yung nakakatakot kasi talagang malambot pa tong stem nito. Tsaka kaya ano, minimal lang gagawin natin. Minimal sabi ko pero nasubrahan ko yata. Okay. Done. Ayan. Yung tatlo, nalagyan ko na. Hindi pa pala. Kapal kasi itong ano ko eh, itong plastic ko ngayon kaya ang hirap ilagay. Eh, alam mo yung blade ang nipis lang. Yan. Yan, dumudugo siya oh. Umiiyak. Yan. Chinen. Nakikita nyo ba? Nakikita ba? Yan na po. Front cam kasi ng phone yung gamit ko, hindi ko alam may turn back. Okay, ready na. By next week or 2 weeks after, kung may lumabas ng mga shoot, kahit maliit lang na shoot, pwede nang ipropa yan. Ready na. Hindi ka na maghihintay ng ilang buwan kasi na-try ko dun sa unang Paraiso Verde ko 2 months bago may lumabas na shoot.
Tapos ang hirap kasi risky din yun, baka mamatay kasi magrat yung ano node. Ito kaya ito na ginawa ko naman natin sa ibang plants ko, kaya gagawin ko din dito sa Paraiso Verde ko. Tignan natin after 2 months iba may video ko ulit, after 2 weeks pag may lumabas na yan. By the way, tawag doon, babay na, paalam sa susunod na video ulit. Alam po, salamat.